morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Thursday sa lahat. Na. Ganda ba third day na ng filing ng COC. Ganda ba ng boses ko? Oh, yan pa. Third day na nga ng filing ng COC. Third day na. Kahapon, marami-rami naman ng mga big names sa magka-senador ang tukap po. Mga nag-comeback daw. Yes, you have, of course, Senator Aimee Marcos. You have former Senator Ping Lacson, former Senate President Tito Soto. Mm-hmm. Diba? Mga nag-file tapos, na. Tapos kasabay nila si Senator Lito Lapid. Oh, yun. Tapos may mga, ano pa rin, yung mga, ang tawag doon, yung mga influencers like si Diwata sa Vendors Party. Pero fourth nominee lang siya. Fourth nominee siya. Sana inangat ng konti. Oh. Oo, kasi, well, talagang ano, vendor, ano siya businessman siya mm-hmm. Ayun, anyway, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Starting our countdown with the latest in UAAP men's basketball. The UP Fighting Maroons is just one win away from a clean sweep in the first round. UP nabbed another win after defeating UST Growling Tigers 81-70. UST was leading the first half of the game until UP bounced back and went merciless. Harold Alarcon led UP with 16 points, 3 rebounds, and 3 assists. In another match, the UE Red Warriors their third win after outsmarting Ateneo Blue Eagles 69-62. This is also their first victory against a Katipunan school in 9 years. Precious Momoe was UE's top scorer with 18 points and 15 rebounds. In other news, Golden Boy Carlos Yulo has joined the Reserve Force of the Philippine Navy. Carlos Yulo was inducted into the Philippine Navy Reserve Force as Petty Officer First Class on Wednesday. During his induction, Carlos expressed how proud he is to have the privilege of being enlisted in the Philippine Navy. This comes after Yulo brought home 2 historic gold medals from the 2024 Paris Olympics. From crop top? Parang nauuso kasi ito, di ba? If you know sa Coast Guard, si Gerald Anderson, si Dither sa Navy. Uh-oh. Navy and Air Force, uh-oh, reserve list. Meron din mga babae, artista sila, R.C. Munoz. Yes, oo. Pero ayan, as a reservist, he is required to attend training, exercises, etc. And of course, pag kailangan siya, di ba? Pero ang word na ginamit nila, required when he is not busy. But he can still continue pero, his training sa they will be called upon pagiging gymnast. Yung mga reserve force officers kasi will be called upon in times of yung calamity and disaster. Oh. Doon sila papasok yung mga rescue efforts. Exactly. All right, let's continue with our countdown. Moving over now to our top 9, Iran launches dozens of missiles into Israel. Iran backs both Hezbollah and the Hamas militants who run the Gaza Strip. The Israeli military said 7 soldiers were killed in 2 Hezbollah attacks in southern Lebanon. Israel is now pursuing a ground incursion into Lebanon. The latest actions on multiple fronts have raised fears of a wider conflict that could draw in Iran as well as the U.S. Malaking ano to ha, malaking pangyayari ito. It's because pag nag-retaliate ang Israel, we have to see yung response ng ibang Arab nations. Kasi Israel has a nuclear capability. Well, diba? They claim to have a nuclear capability, pero ang sabi ng US, they only have a nuclear enrichment facility. Ngayon, dati pinipigilan daw ang Israel from hitting the nuclear facilities ng ng Iran with a missile. Ngayon, ang sabi ng ibang military analyst, binigyan nyo na ng dahilan ng Israel. Exactly. They fired missiles into Israel, pero isa lang ang nakalusot. Now, Israel, if they retaliate, they can choose 2 targets daw. One, yung mga nuclear facility para ma-disable na yung nuclear program ng Iran. Number 2, yung oil fields ng Iran. Yes. So, if you cripple the oil fields of Iran, yung 80% of their GDP babagsak, yung military spending. And we know, sino yung biggest consumption ng oil from Iran is China. Mm-hmm. So, tapos maapektuhan din tayo diyan. Not really, ang maapektuhan talaga ang China. Ang China pero yung mga kumukuha sa China din, 'di ba? Kasi tayo naman we get from Saudi Arabia. Pero oil. Either way, alam mo, war is not nobody wins, 'di ba? In a war. Okay, sige, patuloy tayo magkakaroon ng update tungkol diyan, but for the meantime, let's continue with our countdown. On our top 8 is about the Taal volcano. The volcano erupted yesterday, spewing a volcanic plume some 2 kilometers into the sky.
The Friato magmatic eruption lasted for 11 minutes. It was triggered by the interaction of magma and water from the crater. PVOLC says Taal remains at alert level 1 as it continues to monitor the volcano. Oh, iwas din yung mga kababayan natin dyan sa within the area para makaiwas ng aksidente. At of course, makinig sila dun sa mga aviso ng local government doon sa kanila. Correct. At huwag na kayo kakain ng isda from the area. Huwag mo. Sign namin. Poisonous na yun. Alright, sige, let's continue with our countdown. Alamin po natin ang latest sa day 3 ng COC filing. Makakausap natin si mobile journalist Amy Atienza live mula sa Manila Hotel City 10. Amy, sino-sino ang nag-file na dyan ng mga COC nila? Yes, sa kasalukuyan nga ay wala pang nagpa-file para sa Senado at isa pa lang ang nagpa-file para sa party list. Ano? Ito yung Juan Aguila party list. Pero kanina, habang pagkatapos ng kanilang filing nga ng COC, hindi na daw sila magpapa-interview pa sa media at talagang photo opportunity na lang din ang binigay nila para sa media dito. Kanina sa labas ay nakita din natin na merong mga supporters ang FPJ, Panday Bayanihan Party List at mamaya ay abangan natin si first nominee nito at yung chairman ng FPJ, Panday Bayanihan Party List na si Brian Poe Lamanzanares. Kaya ayun, tingnan natin kasi meron silang mga banners, placards yan kung makikita natin. Pero ngayon ay hindi pa natin nakikita ang mga nagpa-file o naghahain ng COC para sa Senado. Yun lamang pa. Amy, alam ko maaga-aga pa kaya medyo ika nga matumal pa yung dating ng mga aspirants dyan to file their COC. Pero may mga narinig ka na ba mga bulung-bulungan dyan kung sino yung mga maaaring asahan nila na mag-file ng kanilang COC today? Yes, abangan daw natin ngayong araw si Bato de la Rosa, si Bongo, pati ito si Philip Salvador. Tapos titingnan din natin kung pupunta nga ba dito si Doc Willyong o yung asawa niya na magpa-file para sa kanya ng COC. Kasi kahapon pa nga lamang ay inaabangan na itong si Doc Willyong pero wala siya kahapon. Kaya tingnan natin ngayong araw kung magpa-file ba siya ng COC para sa Senado. Alright, sige, babalikan ka namin later dyan para bigyan kami ng update. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Amy Atienza. Oo, oh, yung mga Duterte faction, mag-file today. Kahapon kasi Senator ang nag-file lang doon sa Davao, diba? Yung anak ni Pulong. Yeah, diba? Pulong. Pero parang interesting tingnan dito yung kay Doc Willyong because we all know he's sick. Mm-mm. So how he will hold up even during the campaign. I remember si Dr. Jose Montemayor, if I'm not wrong. Oh, yes, Congressman Wilbert Lee. Yeah. Sabi niya, kasabay sila or together sila mag-run under a once lady. Ni Doc Willyong. Alright, coming up. Members of the Duterte clan reunite amid the filing of certificates of candidacy. But who among them will run? And it's day 3 of COC filing. Who are the notable personalities who filed their COC yesterday? Nako, napakarami po natin pag-uusapan today. Meron din tayong guest later dito sa studio. But we are just getting started. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. You're still watching brunch here on One News. Oy, maganda ang bati ni Ralph Domingo. I vote Angelo for mayor and Angela for vice mayor of Branch City. So sabi ko, kukorek ko na lang yan. Uh-oh. I will now step down from from running ako. For vice. Hindi, sabi mo wala nang vice. Hindi, dapat ako lang. Ikaw lang ang mayor. Diktador. So. Bati ko lang mabilis to. Ay, nasa YouTube natin. Ronald Maxtay, Mark Santiago, Tita Daisy and Tito Nabi Cancho, at saka si Tito Nito, Oscar N, Julius Manalo, Alex Fuentes, Leonie Valdezotto, at saka si Gary ko, sabi niya, nako,
Send in the clowns na pala dyan sa Manila. Nako. Mina Benyales. Si Mina Benyales. Send in the clowns. Si Ralph Domingo, Mix Ebron, Sam Pokemon Go, and sino pa ba? Gary Field, si VJ, at okay. Si Rico. Lastly, maganda yung joke ni Manong Ted. Ano? Padala daw yung DTI. Oo. Para i-check daw yung ano. Sinabi niya yun na nag-live ako sa kanya. Ipa-check daw yung quality ng mga plastic. Ay, nako. Wala ako sinabi, ha. Anyway, let's go. Sige. For our sixth spot is the filing of candidacy in Taguig. Let's get updates from the ground. We have mobile journalist Kayla Makantan reporting to us live from Taguig. Hi Kayla, may nag-file na ba ng COC ngayong oras na to? Good morning, Angela Diego. Sa mga oras na to, no, kadarating pa lang na ating unang aspirant na naghahain ngayon bilang konsehal. Mm. Ito, pwede ko kayo ngayon kasi tatatapos-tapos lang ni Sir Ayan. Ah, okay. Ayan. Alam nyo dito sa Taguig, Angela Diego, medyo matumal pa no, yung paghahain ng kandidatura. Kasi kahapon, ayon dito sa COMELEC, dalawa pa lang yung nakapaghain. At noong unang araw naman, isang partido pa lang. Ito nga yung partido ni dating Congressman Arnel Serafica. Kasama running mate na yung kanyang may bahay na si Janelle Serafica at yung kanilang mga councilor. At yun pa lang ano, sa mga ngayong araw na ito. At inaasahan naman natin yung... sige po sir, naasahan natin yung paghahain ni incumbent Mayor Lani ngayong araw kasi yun yung nasasabi-sabi. Yes, at yung may mga ilan din na nagsasabi na sa Lunes naman. Ngayon yung inaantayan natin, nakaantabay tayo. So Kayla, the last time we spoke, no, yung una tayong best nag-usap, parang at that point wala pang nagpaparamdam kung sino tatakbo na mayor ngayon. Si Mayor Lani, nagparamdam na sino pa ba ang... nagbigay ng feelers na magpa-file ng COC or surprise na naman ang mangyayari? Actually, Diego, yung kay Mayor Lani, no confirmation mula sa kampo niya mismo. Okay. At oo. At ayun lang ay mga nanggagaling sa ilang tauhan mula sa kanilang LGU. Pero sinasabi nga nila, maging PIO daw nila, wala pang nalalaman tungkol nga sa paghahain ni Mayor Lani. Kaya mga ano lang to, Diego, parang bulong-bulungan na araw kung kailan ba siya pupunta dito, yung ngayon nga at yung sa Lunes. Yung sa tanong mo naman, ano, kung may iba pa ba, kinumpirma natin yung nabanggit din natin noong una araw, yung kaya Representative Pami Zamora, sabi nila, mukhang malabo naman daw na tumakbo sa pagka-alkalde ngayon. Ito nga si Representative Zamora, Diego. Ayun, so para klaro, surprise pa rin ang mangyayari sa Taguig. Sige, keep us updated, Kayla. We'll get back to you. Maraming salamat, mobile journalist Kayla Makantan. Maaga-aga pa kasi. Maaga-aga pa. Oh, surprise! Bulaga. Alright, let's move on. This time around, let's get some updates from Caloocan where former Senator Antonio Trillanes IV is expected to file his COC. We have with us mobile journalist Francis Orsho on the ground reporting live. Hey Francis, kailan ba natin naaasahan si Trillanes na mag-file ng kanyang COC? Angela, anumang oras ngayon ay inaasahan na natin darating na ang kampo ni Senator Trillanes IV at ang kanyang katandem for vice mayor position na si PJ Malonzo. Actually ngayon, may mga supporters na si dating Senator Trillanes na dumadating, pati na yung party list na magkakaalyado rin niya, yung Magdalo Party. So sa ngayon na yun yung inaasahan natin dahil sinabi nila 10 a.m. daw yung pagdating dito ng kampo ng dating senador Angela. Initially kasi Francis, wala pang mga numbers nagbigay, no. The last time they checked, may parang dead heat ang survey between Trillanes and dito nga si Malapitan. But do you have any inkling on the ground or based sa mga nakausap mo diyan na sino ang posibleng lalabas ng mayor bilang Caloocan? Well, sa ngayon kasi dahil alam natin na matagal nang nanunungkulan ng mga Malapitan dito, kaya nakikita natin kahit doon sa mga ilang residente sa North or South Caloocan, medyo naririnig pa rin natin talaga na malakas yung pangalan na Malapitan. Pero itong si dating Senador Trillanes naman ay ilang buwan na rin nag-iikot at napakinggan niya din naman yung ilang mga kumbaga sa loobi ng mga residente ng Caloocan at sila nga daw ay uhaw na sa pagbabago dito sa Caloocan. Kaya umaasa sila na kung sakaling
manalo itong dating senador na tumatakbo ngayon sa pagka-alkalde dito sa Caloocan City. Sige. Balikan ka na lang namin dyan, Francis, kapag nandyan na yung iba pang mga personalidad na magpa-file ng kanilang COC today. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Francis Orsio. Yun. Oo, magandang laban yan. Ha? New breed and then the traditional family. Oo, yes. Yung talagang nandun na sa Caloocan. Pero tingnan mo yung vice mayor ni Antonio Trillanes, former senator, si Malonzo. Dating taga-Caloocan family din yan. Malonzo and yun, malapitan dati magkatunggali yan. Ah, talaga. Yeah. Alright, sige, let's continue with our countdown. Still in our countdown is Alice Go. Is the dismissed Bangban mayor going to run for next year's elections? While the ombudsman kicked her out of the office for committing grave misconduct, Go's cases have no final decision yet. This means that Go can still file her candidacy and attempt to reclaim her post. The dismissed mayor's legal camp said she will decide this week. So far, only acting mayor Joey Salting filed his candidacy for the mayoral post in Bamban. Salting and his running mate, suspended councilor Jaji Sales, distanced themselves from the Pogo fiasco. Napakasipag niya, napakasupportive. Sa problema niya, wala kaming alam doon. Ako nga po, 10 years na akong barangay captain dito pero hindi kami nakapasok sa Pogo. Lahat po kaming nanunungkulan dito, wala po kaming alam sa Pogo. Maganda po ang ginawa ni Mayor Alice. No doubt po yan, maganda po. Pero yung pong sa mga kontrobersiya, let the court decide na lang po. Yun. Kasi gusto nga wala pa pang finality yung mga decision eh. So unless mag-ano ang COMELEC gumawa ng action regarding it, eh talagang she can still run. Oh, after the fact na lang, kung may mag-file to remove her from the post. Oh, oh. If she to win, be an official candidate, that's a different question. Pero gusto pa ba kaya ni Alice Go mag, ano? Eh kasi sabi niya mahal niya ang Pilipinas. Ang politika ang nagpahamak especially sa kanya dito eh. Na. Gusto pa ba niya ng sakit ng ulo? Di ba? Tapusin mo na niya yung kaso. Pinanindigan niya kasi na wala siyang kinalaman, di ba? So, I love the Philippines. Oh. Okay. Sige. Sige, let's go move on to the next. President Bongbong Marcos has signed the law imposing tax on digital service platforms. A 12% VAT will be imposed on all digital services platform based abroad but has a market in the Philippines. The law also covers online shopping platforms. With this, the government is seen to earn 105 billion pesos in additional revenue in the next 5 years. We are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. The Bureau of Internal Revenue says they cannot prevent digital service platforms from passing the cost on to consumers, but they expect the impact to be minimal. If they will increase their prices by so much, they will also lose their customers. At the same time. So I'm sure they will not do that. It's not a wise business decision. Naku, yeah, mga talagang affected yan. Yung mga online selling platforms, dapat pag-aralan nila mabuti yan. Kasi sasabihin nila, ito ang makukolekta natin based on previous sales. Pero may nagsasabing economist, if you impose a VAT, baka some people will be deterred from buying online na. Kasi kung didikit lang naman ang presyo sa mga mall na makikita mo yung produkto before buying, eh mag-mall na lang ako. Diba? Kaya nga nakakabenta sila dahil ang layo ng price ng goods online versus... Definitely talaga. Magkakaroon ng ano yan, ng pagtaas sa... mapupunta sa consumers yes. Yung bali nitong additional diba, itong VAT na to. Yung Lazada, Shopee, TikTok yes. Shop, Marketplace, ang daming kumikita ng pera at nagkakaroon ng livelihood because dahil doon tapos, kaya nga sinasabi nila magandang ano din eh, magandang pananaw din yung middle class na naman ang tatamaan nito because meron silang disposable income to subscribe to this ano, streaming services and digital products. Tapos ang problema niya, di ba, eh, magkano lang ba kinikita din ng mga middle class eh, para matugunan itong mga kailangan ulit ng mga ng gobyerno. Alam mo, sa middle class, sabihin mo lang mag-impose ka ng VAT ng 10%. 10% of, let's say, 499 in subscription, additional 40 pesos, di ba? Malaking bagay sa isang middle class. Maliit lang daw yun. Para sa iyo, siguro. Malaki ang 40 pesos additional a month, ha? Kasi i-multiply mo by 10 months yan. Let's say, ang 4-6 nagiging, what? 5,000 a month. At the end of the day, parating middle class ang tinatamaan ng mga pagtataas ng mga tax
dito sa ating mag-VAT bansa. Sila naman sa mga goods na mga ano. Mag-alat tayo ng isa pang episode na mapag-usapan natin ito ng mas mahaba-haba. Baka uminit ulo natin. Eh. For the meantime, patuloy muna natin yung ating countdown for today. Inaasahang magfa-file ngayon ng Certificate of Candidacy si Manila Mayor Honey Lacuna. Para makakuha po tayo ng karagdagang impormasyon, makakausap natin si mobile journalist Julie Baiza. Julie, nasaan na ba si Mayor Lacuna? Nandiyan na ba? Anong oras ba siya pupunta? Angela, anuman oras, inaasahang darating na nga dito sina Manila Mayor Honey Lacuna at si Vice Mayor Yul Servo para magkakain ng kanilang Certificate of Candidacy. No? So re-election ni sila under the Ascenso Manileño. Kani-kanina lang naka-Facebook Live itong Ascenso Manileño, ano, kung saan sinalubong ng kanyang supporter sina Mayor Honey Lacuna. Doon sinabi niya at nagpasalamat siya sa mga hindi raw nagtaksil. Kasi kung maaalala natin sa interview natin sa 1PH na sinabi niyang she felt betrayed nung nalaman niya na may plano nga tumakbo itong nga si Yorme, si dating Manila Mayor Isko Moreno. So ang sigaw din ng mga supporters at ni Mayor Honey kanina, wala nang babalik. Julie, no, ang tanong ko sa dito about yung ibang hopefuls dyan na kailan sila magfa-file. Of course, we're asking about former Mayor Isko Moreno and si Sam Versosa. Kailan ba sila darating dyan? Diego, si Sam Versosa, nakausap natin siya. No? Ang sinabi niya on October 5, doon daw siya magfa-file. Of course, wala din siyang running mate kasi nasabi na nga niya na dininig lang naman niya yung panawagan ng tao. Si Mayor Isko, up until now, wala pa siyang confirmation kung siya nga ay kakandidato and kung kailan o magfa-file ba siya ng Certificate of Candidacy. Pero words here, October 8 daw sa last day of filing. Julie, how about ibang notable councilors? Of course, yung inaabangan din ng iba, yung anak daw ni Yorme, tatakbo ng councilor. Sa ngayon, Diego, wala rin. Ano, wala rin information doon sa pagtakbo ng anak ni Yorme. Even na yung matunog na si Moka Uson, yung vlogger, sinasabi nga rin. Ang based on info, ngayon daw darating si Moka, so aabangan natin. Okay. Okay. Maraming salamat, mobile journalist Julie Baiza, for that report. Yun, marami tayong pag-uusapan pa. As mentioned kanina din, meron tayong dalawang guests dito sa studio live. Ano? So don't go away because we're not done yet. Diego, trabaho ka. Oh, nagbabasa ako ng script ha. May dalawa pa tayo. Stay with us, Mayora. Welcome back to Brunch. And of course, pagdalawa ang shot sa camera, alam natin. It's a brunch break. Alam mo na. And let's get on with it. Former Manila Mayor Isko Moreno is expected to file his candidacy for his previous post very soon. And today, we will be joined by Moreno's reported running mate, si Chi Atienza. Welcome to Brunch, Chi. It's so nice to see you again. I'm happy to see you both. Ayun. Yes. It's been a while since we saw each other, pero obviously you're now into politics just like your dad. But when do we expect you and Yorme, if ever, no, to file their COCs? Well, you will hear from us very soon. Very soon. Pero interesting, we'd like to ask, how did this come to fruition? Diba? I mean, you belong to a clan that is well-known sa Manila area. Mm. Isko Moreno was mayor and previously councillor. So, paano nangyari to? Well, ako naman kasi never naman ako talaga nawala sa Manila. Mm-hmm. Bata pa lang ako, nandun ako sa Manila. Mm-hmm. Tubong San Andres Bukid ako eh. So every opportunity that I have, umiikot ako doon. Pero nung right after nung Buhay Party List na natalo nung last election, yes. I made a commitment to the Manileños na babalik ako doon and ibibigay ko yung kaya kong tulong. So while ako ay isang broadcast journalist, bumabalik-balik ako doon. Minsan may mga vitamins na ibibigay sa akin, pamimigay ko without any political plans. So on your own advocacy? On my own advocacy. Ang direktora ng Kababayan ng Maynila. Yeah, yeah. So tingin ko, napansin ako ni Yorme sa paglilibot ko sa Maynila. As my advocacy. As your advocacy. Okay. Diba? So kasi yun nga, buti na lang nabanggit mo nga na as a broadcast journalist. Because we've known you, diba, as a broadcast journalist. So siguro baka you can share with us yung little journey, short journey mo lang kung talagang paano mo na pagtanto na, sige, dito na ako, dito muna ako sa politika. Alam mo sa akin, it was a process, tedious process. Kasi ako, I do not plan. You know that. Mm-hmm. I do not plan my life, but I gave my life to the Lord. That's and I said, I trust the journey na ibibigay niya sa akin.
But as a broadcast journalist, pagbaba ko sa mga iba't ibang mga komunidad dito sa ating bansa, nakita ko talaga ang pangunahing problema sa kahirapan. Mm-hmm. And given ako ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, ang naging main advocacy ko is livelihood. And so with that, yun ang dinala ko sa puso ko nung ako'y nabigyan ng oportunidad ni Yorme na maging katambal niya. Sabi ko, gagawin ko to para sa mga nakilala ko na tingin ko kailangan matulungan na tumayo sa kanilang mga paa. Kaya yun ang basic vision and mission ko for the City of Manila, livelihood for all. And yan din ang hiningi ko kay Yorme, na pumayag naman siya ibigay sa akin. Mm-hmm. So far, sa pag-iikot mo, ano nakikita mo, Chi, na you think na kulang pa na ibigay, ibalik sa Manila, na you think needs improvement over what's happening right now? Well, to be honest with you, maganda ang mga naging programa ni Yorme nung time na mayor siya. Yeah. So if you're asking me this, I think kailangan natin ibalik lang lahat ng mga nagawa niya dati. And the big chunk of it is para mapangalagaan at alagaan ang ating mga senior citizens. Kasi marami siyang ginawa para sa senior citizens dati na mukhang naiba ng kaunti noong nag-iba ang administrasyon. Ngayon, pagbaba namin sa bawat sulok ng Maynila, umiiyak ang aming mga senior citizens at gusto nilang maramdaman yung kalinga na binigay dati ni Yorme. So yan po ang maibabalik natin balang araw. Ayun. So but we've seen several surveys sa Manila at nakita nga namin na medyo talagang favorable kay former Manila Mayor Isko Boreno. Pero ikaw, ang talagang katunggali mo dyan ay si Yul Servo. Diba? So, ano yung mga plataforma mo? At saka, are there mga laws or mga ginagawa ni Yul Servo ngayon na do you want to continue? Well, ang pagkakaalam ko kasi, ang mga programa na ginawa ng present Vice Mayor ay libreng tuli. Mm-mm. At most of the projects, programs na ginawa niya, nakaangkla lang kay sa mayor niya. Mm-hmm. But on my end, meron akong sariling pinaninindigan at sarili kong gustong gawing programa, which is Livelihood for All. Mm-hmm. Alam niyo, madaling magbigay ng livelihood, madaling magbigay ng ayuda, which is marami ngayon sa mga Manilenyo, ang ayuda is left and right. Yeah. Mm-hmm. Pero para pangalagaan ang livelihood na ibibigay mo at lalagyan mo pa ng values formation na kaakibat nito, yan ang wala right, pa. Uh-huh. And yan ang expertise namin. Mm-hmm. Dahil sa director ng Kababayan ng Maynila, for 40 years, ang aking mga magulang, yan ang ginawa. Livelihood for All and merong skills training and at the same time may values formation. What, speaking of your parents, si former congressman na Lito Atienza, meron ba siyang advice, di ba, o wisdom na or may gusto ka ituloy from your dad? Oh. Definitely, in terms of ituloy, lahat ng mga nagawa niya under Buhay ng Maynila program dahil nakatulong yan sa ekonomiya ng lungsod. Pero ang biggest advice na up to now lingers on in my heart, sinabi niya, bago ko tahakin itong mundo ng politika, sabi niya, public service is the best profession a man can have. It's the noblest one. Mm-hmm. At ilalagay ka nun ng taong bayan. And with that, public trust means you have to really take care of that trust. That's why I made amends and I made the decision to enter politics and to see it as a legacy. Mm-hmm. So lagi ko sinasabi yan sa mga taong bayan. Kung isang termino lang ang mabibigay nyo sa akin, dahil let's say, sinabi ng Panginoon, yun lang ang para sa akin, I will make sure legacy ang iiwan ko. Maraming buhay ang mababago dahil yan ang gusto kong bigay ng suporta kayo. But see, I have to ask you this also because si Mayor Hani Lacuna was interviewed previously on most of her shows and she said about Yorme that she felt betrayed, no? And we don't have the other side of it. Of course, we'd like to hear yung side nyo. Why would she say about that statement? Ano reaction mo dito? Well, I think it's for Yorme to answer, but on my end, I think Yorme has been very consistent dun sa sinabi niya. Even years back, sinabi niya to, that his loyalty to the party is not the same as a loyalty to the people. Mm-hmm. Pag ikot namin sa bawat barangay, bawat distrito ng Maynila, lahat ang sinisigaw nila, bumalik na siya. Mm-hmm. And I think that explains bakit siya nandito. Mm-hmm. Lastly, siguro kasi ang Atienza is such a household name, mm-hmm. 'di ba? Siyempre yung tatay mo, tapos sinasabi even, nila even Kuya Kim ran for a councilor one before. Time. Yeah, before. So siyempre ang kaakibat na issue diyan ay political dynasty. Mm-hmm. So I was wondering kung ano yung masasabi mo dun sa mga tao na negative ang tingin sa political dynasty. Alam mo, unang-una, as per 1987 Constitution, hindi naman na-define ang political dynasty. So subject yan sa kung ano-anong mga definition ng tao. Highly debatable yan, I agree. But on my end, may demokratikong, we have a democratic country and democracy says that I have the right to run kung gusto ko. Ngayon, yung taong boboto sa akin, nasa kanila naman yun kung naniniwala sila sa akin eh. But on my end, I know I am well able and kayang-kaya ko itong position na ina-applyan ko. Kaya
And at the same time, di ba, kunyari, let's say, ikaw, for instance, ang daddy mo ay nasa news. Yeah. Nandito ka rin. Yeah. I think that explains a lot kung ba't ako nandito. Dahil simula pa lang na namulat ako dito sa mundo, ito na nakita ko. I would always tell everyone, I am not a politician. I am a public servant. Because yun ang nakita ko. And yun ang ginampanan ko noong time ng tatay ko ay nasa posisyon. Public servant ako. And I will remain consistent to that up to today. You mentioned the word, you are not a politician but a public servant. But we all know, Chi, the survival of the fittest dito sa politika, di ba? You have to somewhat strike a balance between being truthful to your advocacies and learning how to survive in this jungle. Now, are you ready? I'm sure you've seen it all throughout your family's history. You've seen how politics is. Mm-hmm. Are you ready for the chaos that will ensue if and when you do win? Alam mo, nandito ako because I really felt the calling of the Lord for me to be here. So that doesn't bother me a bit because every step of the way, every step of my journey, I felt His hand upon me. So even if there's chaos everywhere, I have that peace within me na nandito ako dahil sinabi ng Panginoon for me to be here. Ay, of course, may magtatanong pala, Chi, no? Of course, they'll say, kilala ka nila as a broadcaster, dating artista. No more plans eventually to go back to TV? Siyempre, may mga makakamiss sa'yo, yung presence mo sa TV? Alam mo, ano yun eh, journey yan eh. Parang hindi ko naman rin pinano na pumasok sa television noong mga panahon na yun. Pero dinala ako ng Panginoon doon without me knowing, kaya pala ako pinasok as a broadcaster para buksan yung puso ko sa hinaing ng process, ating mga taong bayan. Ngayon, kung dito ako dadali ng Panginoon, then I would gladly take it in and I would be the best vice mayor Manila will ever have. He said siguro, vice mayor, di ba? Anong mayor? Vice mayor. Sabi niya kanina, wala pa. Pero siguro, mensahe mo na lang no, sa mga Manilenyo ngayon na bilang isang bagong muka, di ba, dito sa kanilang tahanan. Wala ko. Ang advice ko sa lahat is to, well, have faith in yourself and know na kaya nyo kung ano man ang pinagdadaanan nyo sa mundo. Dahil ako naniniwala ako, no? E yan ang sinasabi ko. Ako'y nabigyan ng plataforma ng Panginoon para to speak life to everybody that I come across. And lagi ko sinasabi sa kanila na kayo lahat ay may mission dito sa mundo. Make the most out of whatever opportunities you're given. And trust that you will be okay. Meanwhile, kami ni Yorme, Isko Moreno, Dumagoso at Chia Tienza nandito lang nakaalalay sa inyo. And siguro mensahe ko para sa mga senior citizens namin. Yes. Ang aming mahal na mga lolo at lola, huwag kayong mag-alala dahil nandito kami and we will make sure na yung mga na-miss nyo, ibabalik po namin yan ang buong-buo sa inyo. Dahil priority namin kayo at mahal namin kayo. Wow, ayun. Ganda ng message. Naramdaman ko yun. Sige, but hopefully sa susunod na balik mo dito, kasama mo din si Mayor Isko Moreno. Pero for the meantime, it's so glad to see you. Thank you so much for gracing our show. Thank you so much, Chi Atienza. Thank you so much. Thank you. Okay. All right, before we introduce our next guest, let's watch first the trailer of TV5's newest serie, Himala ni Niño. Si Ninyo. Ang aking mga pagpapagaling dito po nang galing. Saya po dito, Ma! Ganda-ganda, saya-saya, tsaka ang pawang ng hangin! Ngayong Setyembre. Ninyo, dito na muna tayo titira. Totoo, Ma? Oh. Ang importante, magkasama naman tayong dalawa. Hindi ba, Ma? Ako pala si Kring Kring. Ito pala si Butchoy. Ako naman si Ninyo. Kring! Wag! Bata at makuna. Dapat, pag mas matanda sa atin, nire-respeto natin. Ano ba yan? Ang papagal niyo naman? Hindi ko na malakas. Si Butchoy rin naman malakas. Malakas kung nais! Sa kwentong patuloy na magbibigay ngiti at pag-asa. Ah! Ba't naman yun ang itsura mo? Nakita ko itong mga damit ng Santon. Eh, pwede ko ito ayusin para bonggang pangrampa! Ang bukas natin... Kung nagbaala sa ako. Meron po bang ganun? Mahal ako pero aalis siya. Ninyo, maraming paraan para ipakita ang pagmamahal. Ay isang himala ngayon. Mas
mas nagiging interesting nga ang istorya ng Ang Himala ni Ninyo sa TV5. Kaya naman, makipagtsikahan pa tayo sa isa sa mga cast member na si Jay Gonzaga. Siya po ay gumaganap bilang si Kuya Badong. Uy, welcome to the... Hi, Kuya Badong. Kuya Badong, welcome to Brunch. Ha? It's interesting. We'd like to know na ano ba si ano Kuya Badong? Ano ba role nito? Si Kuya Badong, isa siya sa mga alipores. Mm. Dalawa kami dito, si Budang, which is... Budang? Yes, Budang. Ginampanan siya ni Don Chang. Ako naman si Badong. So Budang yung, and Badong. Kami okay. Yung kabanter ni Miss Carmi Martin sa mga scenes. So kami yung manggugulo sa bukang liwayway. Kami so, parang kontrabida? Parang ganun kasi na. Kasi no, parang si... May comedic side. Of, interesting. So kasi you said, parang kaside nila Ma'am Carmi Martin. Yes. Si Ma'am Carmi Martin is the protagonist ba? Yes po. Siya si Madam Chona. Madam Chona. So siya ang pinakamayaman sa bukang liwayway. At kayo nga yung alipores. Yes. Pero how did you prepare for this role? First time ko actually gumawa ng isang role na komedyante kasi ginawa ko po before mga action, yes, drama. Uh-huh. So ito naman po, first siya na ganito yung atake na komedyante, tapos yung description ng character, sabi ni Direk Top sa akin, susunod lang siya sa mga utos ni Madam Chona, which is Miss Carmi. Hindi niya alam kung tama o mali, basta ma-please ko lang yung boss ko, which yes. is si Miss Carmi. Mm-hmm. So aabangan po ng mga viewers natin kung paano po mapunta, kung magiging masama ba tuluyan si Kuya Badong or pupunta siya sa good side of... May patwist yes, ka dyan. Yes, ah. Yes po. So, I'd like to ask, how difficult is it to portray a character like this, given na also na the time slot is for general patronage and medyo lighter as compared to your previous yes, ones? Yes po. Sa totoong buhay, actually, komedyante ako. So, mas natural sa'yo? Yes, maging, mas natural sa akin. And then, ang ginawa ko sa character ni Kuya Badong, nilagyan ko siya ng pagiging Cebuano type of... Kasi Bisaya rin po ako. Sorry. Yeah. So, Bisaya ako. So, nilagyan ko siya ng konting... yung Tagalog medyo matigas. Okay. Para lang magkaroon ng flavor yung character na... Kasi medyo may pagkatanga-tanga siya. So, nung binigay nga sa akin yung description ng character, mahirap siyang gawin. Mm-mm. Kasi di ba, nasanay ka na pag binigyan ka ng character or role, syempre gagawan mo siya, ano kayang backstory ng character? Yeah. Paano kaya siya mangyayari? Pero this time, ang ginagawa namin nila Tita Carmi and Don, kaming tatlo kasi magkaka-eksena, more on ang ginagawa namin, nagbabasa kami ng script, pero more on may ginagawa kaming improvisation outside na binibigay sa amin. Pumapayag naman si Direk Top. And nabibigyan naman niya kami ng mga approved sign na okay yan, ganito ganyan. Nako, nakaka-excite. Pero syempre, ang tanong din dyan, kamusta naman yung working experience mo with the other cast members? Lahat ng mga kasama kong artista dito, lahat first time. Mm-hmm. Miss Carmi, sila Don, sila yung mga kids. Masaya na iba na naman yung mga taong kasama mo. Yung ibang taong, ibang actors yung kakolaborate mo sa isang trabaho. And everyday, pag pumupunta kami sa set, meron akong baon lagi. Ano kaya matututunan ko sa kanila? Which is, may ginawa kaming scene with Miss Carmi. First time ko siya makatrabaho. Yung nakita sa trailer kanina, nung dumapa siya, tapos meron siyang poop ng kalabaw. Yeah. Yung scene na yun, ano siya actually, harina tsaka tsokolate yung ginagawa. So parang nakita ko lang yung pagiging professional ni Miss Carmi sa set. Dahil gusto ko rin kasi yung ganun eh, na gusto kong ganung attitude from theater. Kasi ako, so gusto ko yung attitude na nakikita ko kay Miss Carmi, which is, sabi ko sa kanya, Tita Carmi, ang galing mo. Kasi instead na magpaka-asikaso pa siya, kasi mabilis lang yung ginawa, akin na yan, ako na maglalagay, para isang take na lang kami. So nakikita mo yung pagiging, yung work ethics. Walang arte, walang para lang matapos ng maaga lahat, mabigay yung dapat kailangan sa scene. So nandun yung pagiging nakikita ko kay Miss Carmi yung pagiging professional pagdating sa set, ready siya. And then lahat ng mga eksena namin nakukuha namin in one take lang. It's because of siguro dahil ready na kami pag pumunta sa set. So yung mga ganong mga bagay na natutuwa rin ako na makita, nilook forward ko siya every day. Pero Jay, of course, anong maabangan pa ng viewers natin sa coming days sa show nyo, and also invite them to watch. Abangan po nila ang Himala ni Nino kasi marami pong magandang reviews kaming natatanggap nung pinalabas siya last Monday. And
marami po pong mga artistang papasok na magaganap din po ng mahalagang parte sa buhay ni Nino. At syempre, abangan nyo po yan every Mondays to Fridays po, 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga. Tsaka sobrang good vibes po nung ang himala ni Nino. As in, happy-happy lang kami. And nararamdaman din namin siya sa set. And then, nagtatranscend naman siya sa mga audiences namin. Nung pinanood namin yung mga third episodes na ata kami, sobrang ganda nung material and sobrang ganda nung shots. Yung shots? Pagka-direct. So, yeah. Tapos nagugulat din kami. Sabi ko, grabe no. Ganun pala talaga. Kasi nung sinushoot namin siya, sobrang init din kasi talaga nung location namin. Oh. So parang... Sa Bulacan yun yes, eh, di ba? Yes, Bulacan. Nagsushoot kami sa Pandi, Bulacan. So tapos nung mga nakarang araw pa, binabagyo. So medyo nag-uusog kami ng schedule. And sobrang sarap lang nung experience sa set. Right. And nagtatranscend siya sa, mukhang, sa mga scenes. Mukhang nag-enjoy si Jay sa ginagawa. Yes, sobra. Sige, siguro remind lang natin kung kailan ba nila pwedeng panoorin ang Himala ni Nino. Mga kapatid, iniimbitahan ko po kayong manood ng Ang Himala ni Nino. Mondays to Fridays po yan, 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga. Dito lang po yan sa TV5. Ayun. Sige. Alright. Maraming thank you so much for joining. Salamat. Alam mo, nakalimutan ka sa sobrang excited ko na makausap ka. Ayan, kumain ka muna dito. At least nagbabantay si Jay ng calories. Pero thank you very much, Jay, for joining us. Yes. We appreciate it. Si Kuya Badong. That's Kuya Badong or Jay Gonzaga. Diyan lamang po kayo. Our news countdown will continue when Brunch returns. Welcome back. You are still watching Brunch here on One News. What a day packed with information and guests. May guests pa today. May artista, may kandidato. Si Ray, ano ba to? Ray Membreve, si Sam Pokemon Go, si Merly, meron pa isa si Mina Bernale, si Samuel Belderol. Yeah, mga nanonood siya. Saka si Tasha nanonood siya. Hi, Tasha. Good morning. Okay, let's continue with our countdown. Going straight to our top two, members of the Duterte family are seen bonding in a photo. Here we see Vice President Sara Duterte with her father, former President Rodrigo Duterte, as well as her two brothers, Congressman Pulong Duterte and Mayor Baste Duterte. Yesterday, Rigo Duterte, grandson of former President Duterte, filed his COC for councilor in Davao City. Ang cute ng picture, nakita mo yung ano, yung net ni... Yeah, ever since naman eh, to be fair, ever since naman talaga, ganyan si PRRD. Di ba tapos hindi daw makatulog si PRRD kung hindi daw niya kinukuskus yung paa niya sa net? Kulambu yan, Diego, kulambu. Mosquito nets. Hindi, pero alam RK na natin... RK kasi di mo alam yung kulambu. Hindi, tsaka hindi, sinabi na rin ng kampo kasi yan ni Pangulong former President Duterte na mag-uusap-usap sila, magpamilya, to talk about yung positioning nila in politics, who's gonna run where. Because there are talks si PRRD will run for mayor, may talks then si Pulong will run for senator, or vice versa. So I think they're clarifying it muna before they do file their COCs. Oo. So mag-antay tayo until October 8 siguro. Yeah. Saka remember kasi hindi na sila makakapag-substitution. Ay, hindi. Oo. That's why kaya nag-meeting na sila. Kaya meeting na sila kailangan. No, pero remember, iba namang gimmick. Very important how they file ngayon because it will affect the outcome of the next election. Yes. Midterm elections very important para doon sa 2028 presidential election. So, usap muna sila. They're laying down sabi all their cards. Sabi ni PRRD, hindi na pwedeng ano. Ano? Hindi na pwedeng palit-palit. Ganun-ganun si PRD. Hindi na pwedeng magpalit. Sipain kita, tadyakan kita, balintong ka. Kahit di ka kumanya ng, kahit di ka kumanya ng boses, parang naririnig ko yun eh. Anyway, sige. Let's continue with our countdown.
Remaining at the top spot is the filing of candidacy for the 2025 midterm election. Some familiar faces headed to the tent city in Manila Hotel to file their certificate of candidacy yesterday. Aside from re-electionist, a viral personality is also aspiring to be a lawmaker in the future. Here's a report. Senator Aimee Marcos was met by her festive supporters in Quirino Grandstand in Manila yesterday. They joined her in filing her Certificate of Candidacy, or COC, for Senator at the 10th City in Manila Hotel. The Senator was also joined by her mother, Imelda Marcos. The 95-year-old former First Lady was in her wheelchair. Senator Aimee will seek re-election under Nacionalista Party. She reiterated her reasons for withdrawing from her brother President Bongbong Marcos' senatorial slate. Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi maari masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mas maigi na. Alam naman natin ang halalan. Madugo, mainit, mabagsik ang usapin. Mas mainam na wala akong kalaban. The senator refused to share her insights on the possibility of getting an endorsement from her friend, Vice President Sara Duterte. Recall that VP Sara is now openly criticizing the president for the past months. Aside from Senator Aimee, Senator Lito Lapid also filed his COC for his re-election bid. Former Senators Tito Soto and Ping Lacson also joined him in filing their COCs. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. I think procedures are very important. Decorum, that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. Deo Balbuena, or more known as the online personality Diwata, registered their COC yesterday. Diwata is the fourth nominee of the vendors' party list, and the viral personality aims to pass laws that are pro-vendors. Yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, diba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo... yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. 10 senators and 11 party lists filed their candidacies yesterday. COMELEC is expecting more COCs to be filed in the coming days. Oh, singit ko lang, breaking news. Si Mayor Hany Lacuna has already filed her certificate of candidacy diyan sa Manila. Manila. Oh, oh. Manila 'yon, no? Manila, kasi dito na sa COMELEC. Oh, kasama niya of course ang kanyang vice mayor, Yul ang kanyang Servo. Running mate, si Yul Servo. Actually sa labas nga nung filing pag ng venue, no, nakita natin may little rally sila doon. Sinisigaw nila walang magbabalik. Yan ang sabi nila, oh, yeah. 'Di ba? All sides all the time tayo dito. Ito, pakita natin sa kanila. Yan. So ayan yung earlier today, no, nag-file na nga po si Mayor Hany Lacuna ng kanyang certificate of candidacy. Sporting her traditional silver hair. Yes. At kasama nga niya ang kanyang running mate na si incumbent Vice Mayor Yul Servo. So as I've said kanina, meron silang little rally dyan sa labas. At sumisigaw nga silang walang magbabalik. Oh. Kanina naman, di ba? All sides, all the time tayo. Kanina kabila, kasama natin dito yung kabila, yung kalaban nila. May magbabalik. May magbabalik, oo. Okay. Okay. Anyway, bago tayo magtapos, balikan muna natin ang sitwasyon sa COC filing sa Manila Hotel, 10th City. Kausapin po natin muli sa 10th City si mobile journalist Amy Atienza. Hey Amy, ano na ang latest na kaganapan dyan? Angela Diego, kung makikita niyo sa likod ko ngayon may nagsasalita, no, wait. Pakita ko sa inyo yung mismong camera angle. Yeah. Ito, nandito ngayon si Senator Grace po, tsaka yung anak niya na si Brian Paul Lamanzares para irepresenta nga ang FPJ Panday, Bayanihan Party List. Kakarating lang nila at kanina sa stream ay makikita na rin natin ang asawa ni Doc Pilig o na si Doc Liza Ong. Para i-file yung COC ni Doc Willie Ong sa Senado. At kanina, isa pa nga lang ang nagpa-file para sa party list niya, inadagdagan na siya ng Suwerte party list at saka nitong FPJ Panday Bayanihan party list.
sa Senado naman, may tatlo na ang nag-file, kasama nila si Doc Villion. Kanina din ay nagpakita ang 78-year-old na si Jose Bonilla, pati na rin si Jaime Balmas, pero walang interview na ginawa itong si Jaime Balmas. Para naman kanina kay Bonilla nga ay nag-come out siya na miyembro daw siya ng LGBTQIA plus community. Pero nung tinanong na siya patungkol sa same-sex marriage, sabi niya hindi na daw siya susuporta dito. Yes, Amy, clarify ko lang. No? Of course, yung anak ni Senator Grace po is filing for the party list as a nominee. Pero si Senator Grace, ano yung ginawa niya? Nag-file rin ba siya? Hindi na siya nag-file, no? Nag-represent lang siya para ipakilala yung kanyang anak dito sa FPJ Panday Bayanihan. Okay. O, kamusta naman yung crowd? Kasi kanina, no, for those who just tuned in, pinakita sa atin ni Amy yung supporters ng FPJ party list sa labas. O, kamusta naman ngayon yung mga, ngayon na nakapag-file na ng COC yung kanilang kandidato? Yes, meron pa rin ibang tao sa labas na nag-aabang, pero syempre kailangan nilang sumunod sa mga guidelines sa pangtulot ng COMELEC na hindi masyadong mag-ingay nga dito sa labas ng Manila Hotel, St. City. Kaya ayun, nakaabang lang sila sa paglabas nitong si Brian Paula Manzares at ni Senator Grispo. At tingnan natin mamaya, abangan din natin mamaya kasi ang sabi nila ay may mga supporters na din daw sigurong dadating para kay Senator Bato de la Rosa at saka kay Senator Bongo, former Senator Bongo at Bato de la Rosa. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Amy Atienza. Okay. Actually, may naririnig akong rumor. Rumor, no, talaga. Pero hindi ko alam, ha, na si Senator Grace po sa San Juan magmi-mayor. No? Pero yun ang hindi natin alam. This is unconfirmed yet. Yeah, I heard. Isa sa mga chika-chika lang. Pati about Coco Pimentel, di ba? Supposedly mayor ng Marikina. Kasi we all know ally siya ni Marcy Chodoro. Yes. But let's see kung ano yung mga movement na mangyayari. Madami pa tayong abangan. Marami kasi sa local, this is not only the national, third day pa lang. Yeah, but only so local. So Saturday and Sunday, meron din bukas ang ano, ang mga venue para sa paghahain ng COC. And then of course, Monday and Tuesday yung last day. Talagang maraming mangyayari dyan. You have to remember, 18,000 mahigit yung mga positions na maghahain ng kanilang certificate of candidacy. Okay. Alright, that's it for a day full of fun. Bawi tayo sa ibang greeting. Fun information tomorrow. And yun lang. Wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro and he is Angelo Casas III. We are One News, all sides, all the time.